Sa napaka-intense na semifinal game na ito sa Caloocan, umabot sa huling ball possession kung sinong kupunan ang papasok sa championship round. Nagulat ang lahat nang mapunta sa pinakabatang player sa loob ng court ang huling tira. Gumagawa ng pangalan ngayon sa mundo ng mga amateur leagues ang 21 years old na point guard na si JV Payuan. Iniisip ko lang, kaya ko lahat. Hindi ko iniisip na maliit ako. Iniisip ko yung manalo yung team namin. Kahit undersized at patpatin, wala itong inuurungan sa loob ng hard court. May mga nakakalaro na ako na mga MPB player, mga nasa college. Iniisip ko lang nun kapag sila kalaban, wala yung takot ko, yung kaba ko. Binibigay ko lang yung best ko. Sa gabing ito, ang kanyang makakatapat. Isa sa mga elite player ng Tondo, Manila, na si Alwin Alday. Matapos ang game-winning shot ni JV sa Caloocan, binisita namin ito sa kanyang bahay dito sa Balut, Tondo. Yon, idol, kumusta? Yan. So, ang balita ko nga, nakapag game winner ka nga sa semi. So, kwentuhan mo naman kami ano nangyari. Lamang ng ano yung kalaban nun, dalawa. Tapos, sa amin yung possession ng bola. Nakuha ng kalaban pero pinasa kay Kuya Ama. Tapos, ayun, libre ako. Tinira ko na kagad. So, ilan ba yung total na liga na nilalaroan mo ngayon at paano nakakatulong to syempre sa basketball career mo? So, ngayon parang mga ano, 10 pa. 10? Nakakatulong to sa akin sa experience tsaka sa ano rin, sa pang-araw-araw ko. Nakakakuha din po ng panggastos doon. So, grabe, no? Batak na batak siya doon. Isipin mo, 10 liga. So, paano mo naman na-manage yun? Kalahati. So, ito po yung mga awards ko na nakuha sa paglalaro ng basket. Ito yung nag-MVP ako sa Anala. Ito yung pinaka-memorable na trophy para sa akin. Dito simulang sa mga ligang labas. Dito din ako nakakilala. Ito yung sa T-Bac naman to. Yeah, tapos ito, idol, yung mga mga medal, Mga mythical 5, tsaka award sa mga champion. Itong trophy na to, itong trophy na yan? Isa. Ito nakalimutan. Pero MVP din ako dito. Nakalimutan ko lang santo eh. Pero kahit isa na si JB sa mga inaabangan at hinahanga ang player ngayon dito sa Tondo, di daw ganito ang sitwasyon noong kabataan nito. Eight years old si JV nang magsimula ito mahilig sa basketball. Dahil payat at maliit, di ito madalas isinasali ng kanyang mga kalaro. Sabi nga po kasi may laro sa amin. Maliit lang ako ng sobra, hindi ako nasasali. Tapos pagkapos nun, umuwi ako, nagdidribble lang ako dun sa taas namin, sa rooftop namin. Nung mga panahon na yon, mahilig manood ng mga basketball tutorial sa YouTube si JV. Ginagaya niya ito at pinapractice. Nanonood lang ako sa YouTube, tapos ginagawa ko sa taas namin. Minsan niya, napapagalitan ako kasi maingay yung kalbog ng bola, yung kakatalong ko.
ilang taong ka unang sumali ng mga liga? 11 years old. Yung una kong liga nun, ano, intercolor sa barangay namin. Tapos, nakapag-jam yung kagad. MVP po ako doon. Na ano ako, na magpatuloy ko. Dahil sa kumpiyansang nakuha ni JV sa kanyang unang sabak sa mga paliga, nagtuloy-tuloy ito hanggang grade school, kung saan naging miyembro ito ng varsity team. Pero pagpasok ng high school, tila nag-iba ang ihip ng hangin. Nung nag-high school naman ako, nagkaroon ng pa-tryout dun sa school namin. Nag-tryout ako pero di ako nakuha. Kasi mga kasabay ang mga fourth year, malalaki. Kaya ako, sobrang liit ko lang nun. Tapos parang dun, napanginaan ako ng loob. Simula nung first year ako, di na ako nakapag-tryout. Di man napagbigyan ng pagkakataon si JV, may pakita ang kanyang potensyal sa mga school-based leagues. Nagpatuloy pa rin ito sa kanyang pagbabasketball. Mga matatanda sa amin pagkakulang, sinasama ako sa dayo. Malaking ano, tulong sa akin yun kasi nabubuo ko yung kumpiyansa ko. Maraming nagaan sa akin, nag-a-advise ng mga kuya. 2014, nagkaroon muli ng opportunity si JV na makapaglaro sa malalaking mga liga. Nabigyan ulit ako ng ano, yung nag-tryout ako sa ano, inter-district, yung buong Manila. Doon, nakuha ako. Doon na talaga ako na ano, ng mag-basketball. Ensayo, training. Araw-araw ako nagpupunta. Nagbunga naman yun. Tapos yun, nakuha ako sa Manila All-Star. Yung mga kalaban dito, ano na eh, city-city na. Dahil sa magandang ipinakita ni JV sa Manila All-Stars, ito ang naging daan para makapaglaro ito sa Collegiate League. Yung experience ko sa UDM, ano, out of town. Sa ano kami naglaro nun, Pampanga. Nahirapan ako nun kasi malayo ako sa pamilya ko. Hirap din. Tapos yung tulugan lang namin nun, sa lapag lang kami, sa karton. Iisip ko na lang part talaga ng ano yun, ng proseso para magtagumpay o maabot yung mga pangarap ko. Nagsisimula pa lang ang kanyang college career nang biglang sumabog ang COVID-19 pandemic. Sa sobrang tagal ng lockdown, maraming atleta ang pinanghinaan na ng loob. Pero si JV, pandemic, sobrang ano, ito na yung parang chance ko para mas ano ko pa, ma-improve ko pa yung paglalaro ko, yung mga skills ko. Kahit bawal maglaro sa court namin, pinipilit ko, pumapasok ako. Kahit may mga sasakyan doon, nag-shooting ako, nag-dribbling skills ako. Kaya pagbalik ng basketball dito sa Pilipinas, naging matunog ang pangalan ni JV Payuan. Hindi na nga raw mabilang ni JV kung ilang liga na ang kanyang napaglaruan sa taong ito. Ang dati niyang mga iniidolo, nakakalaban niya na ngayon sa iba't ibang mga liga. Ngayon marami ako nilalaro ang mga liga, mga open leagues. Mga nakakalaro na ako na mga MP Belter, mga nasa college. Iniisip ko lang nun kapag sila kalaban. Parang kaano ko lang din para hindi wala yung takot ko, yung kaba ko. Iniisip ko lang manalo talaga. Sa gabing ito, sinilip namin ang isa sa mga ligang pinaglalaruan ni JV. Yan, so ngayong gabi nandito tayo ngayon sa Tondo at mapapanood nga natin ang laban dito ni JV Payuan. Oo. At nakaka-excite kasi syempre nakikita ko yung mga players, mga kilalang players din. Payuan, 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 Payuan
Estacio. Estacio binigay kay Galon Tolera. Patis. Estacio binigay kay Zala. Zala shot for the Rami Kaliwan. Nakuha ni Kaliwan. Basket. Kaliwan. 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 Pass the ball. Jackson. Pass break. Uy, sinuko na naman. Grabe, oh. Grabe talaga yung si Jerry. Akay Payuan! Payuan! Grabe talaga yung si Payuan. 12 seconds. Bali ko Payuan is the back. Payuan shot! Grabe tutok. Nag-iinit na. And so 58-71, mayroon pa tayong 1 minute and 17 seconds at dito dumadating na yung mga players. May kita natin maglalaro ngayon. Si All Day, Alwin Alday. Oo, si Alwin Alday. Isa sa mga kilalang player din, syempre. Yan, so mapapalaban na dito ang BNMC. So tignan natin kung makakahabol dito ang CMS. Gawa nga na dumating na yung mga player nila. Last 8 minutes and 36-75-63, 12-point lead para sa BNMC. Alday, 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 basket, easy basket doon para kay Alday. Grabe, bilis. Basket and one dito. Last 6 minutes and 45. Basket. Nauwi agad ni Taiwan doon yung 3-point play ni Alday. Pero yun, another layup by Alday. Malaga na itong bawat possession para sa both teams. Sayang! Grabe, pinasayaw yung defense. Binigay 87-81, 6-point lead, last 1 minute and 40. Basket. Yan, so 87-83, 4-point lead. No? Apat na lang yung kalamangan dito ng BNMT. Nahapol na dito ng CMS ang kanilang kalamangan. Pag yung kumanta yung defense dito ng CMS. Uy, umawa.
89-86, 3-point lead, last 50 seconds. Taiwan. Kasama natin si Idol JV Payuan. Grabe yung mga lumilipad na layup. Guard lang palagi sa basket. Kahit sino kalaban. Pagiging mataas mo talaga tumalo, natural na talaga sa'yo. Pati yung pagiging mabilis mo o pinapractice mo talaga? Pinapractice ko po yun. Lahat po ng pinag-irapan ko po yun. Nakaka-proud sa paglalaro ko yung ang dami nagbibigay sa akin ng chance na makapag-tryout. Ang daming school na binibigay sa akin na pwede kong pag-tryoutan. Pero unahin ko muna kasi yung pag-aaral ko kasi nasa fourth year na ako. Ang pinaka-goal ko ngayon talaga yung makapaglaro sa Super League sa Under 20. Kasi ito yung magiging stepping stone sa basketball career ko. Kasi hindi na ako pwede sa mga school siguro ay doon na lang muna. Dumating na ang araw para sa championship game ni JV dito sa Caloocan. Sa sobrang init ng laban, ganito na ang mga sumunod na eksena.